Kagaya ng inaasahan, nauna nang pumunta si Nathan sa hotel kung saan gaganapin ang celebration para sa anniversary ng NatCo Corporation, ang isa sa mga itinatag na kumpanya ni Nathan at ng mga kaibigan nito. Siya ay pinasundo na lamang nito kay Mang Roy, marahil upang wag namang magtaka ang mga empleyado nito kung sakaling may makakitang nagko-commute siya. Alam rin niyang napilitan lang naman itong padalohin siya sa kumpanya nito since alam ng lahat na bagong kasal sila. Kung siya nga lang ang masusunod, mas gusto na lamang niyang magstay sa bahay dahil for sure, ma-out of place lamang naman siya doon dahil wala naman siyang kakilala kundi sa Nathan lang. Pero ayaw niya maging issue pa to sa asawa, kaya dumalo na rin siya. Simple lang ang ayos niya. Manipis na makeup lang ang pinalagay niya sa makeup artist na kinuha niya. Pinataas lang din niya ang buhok niya. Ang suot niyang black gown na may mahabang slit sa tagiliran, ipinadala ni Nathan kanina sa bahay nang hindi nito nagustuhan ang mumurahing gown na binili niya kagabi. Hindi nga siya makapaniwala. Saktong-saktong sukat nun sa kanya. Marahil ayaw nitong magmukha siyang kahiya-hiya, kaya ito na ang pumili ng gown na isusuot niya. Maraming tao sa hotel nang dumating siya. Di na siya nagtaka na maraming empleyadong bumati sa kanya. Ilang beses na rin naman kasi siyang nadala doon ni Nathan noong magkasintahan pa sila. Noong normal pa at malambing pa ang pakikitungo nito sa kanya. Nakita kagad niya si Nathan, may katabing isang magandang babae na waring may kung anong ibinubulong dito habang si Nathan naman nakangiti. Parang may kung anong kumurot sa puso niya habang nakatingin sa mga ito. Noon lamang niya nakita ang babaeng yon at kung kay Alexa hindi siya gaanong nai-insecure, sa babaeng yon sobrang selos na nararamdaman niya. Mistulo naman kasi itong Diyosa na bumaba sa kalangitan. Ano ba ang papel nito sa buhay ni Nathan at para napaka-close naman ito kung mag-usap? Parang wala ang ibang taong nakikita ang mga to habang siya mistulang invisible ng mga sandaling iyon. Para tuloy hindi siya makahinga lalo pa at nakikita niyang parang ang saya-saya ni Nathan habang kasama ng babaeng iyon. Napakuha tuloy siya ng wine ng may dumaang waiter sa harapan niya. Mabilis niya yung tinungga. Pakiramdam niya uhaw na uhaw siya. Marahil sa sobrang stress kaya pag-uubos nun, kumuha ulit siya ng isa pa. Gusto niyang pakalmahin ang kanyang sarili dahil para nagsisikip ang kalooban niya. Nang di na siya makatiis, lumabas siya sandali para lumanghap ng hangin. Mukhang hindi na lang business partner ni Bossing yung babaeng kasama niya. Sa bagay, ang ganda naman kasi, kaya hindi mo masisisi si sir kung kakakasal lang eh, namamangka kagad sa dalawang ilog. Narinig niyang sabi ng isang lalaki habang naninigarilyo. Di niya alam kung sinong boss ang pinag-uusapan ng mga to. Pero malakas ang kutob niya, si Nathan yun, kaya pasimple siya nakinig sa usapan ng mga to. Balita ko, anak yun ang business partner ni boss, sabi naman ang kausap nito. Na-confirm niyang si Nathan nga ang boss sa tinutukoy nito. Ah, yun pala yung pinag-chismisa ng sekretary ni Bossing at ni Mrs. Yung ex-girlfriend ni Bossing? Ex-girlfriend? Nakarelasyon ni Nathan ang babaeng yun? Mas lalong tumindi ang selos na nararamdaman niya. Maya-maya narinig niyang tumunog ang cellphone niya. Nagmamadali niya yung kinuha sa loob ng kanyang bag. Pagkita niya sa screen ay si Nathan ang tumatawag. Where are you? May halong iritasyong tanong nito sa kanya. Nandito lang sa labas, nagpapahangin lang. Mahinang sagot niya. Peste, pinapahiya mo ba ako? Pumasok ka dito sa loob, hinahanap ka ng mga business partners ko. Tila yumot na utos ito sa kanya. Kaya't nagmamadali siyang pumasok sa loob para puntahan ang kinaroroonan nito. Nakipagbeso siya sa mga asawa ng mga business partners ni Nathan. Ang iba sa mga ito na ipakilala nito sa kanya kaya hindi na kailangan ng introduction sa isa't isa. Pagkatapos giniya siya nito sa babaeng kausap ito kanina. Jackie, this is Andrea. Anitong bahagya pang tumikim bago sundan ang sinabi. My wife. Waring nahirapan tong bitawan ng katagang yon. Oh, you are the lucky wife? Magilo na bati sa kanya ng dalaga. Nako, kaya naman palang di lang nagdalawang isip tong sanita na pakasalan ka. Anitong makahulugang tinignan ng lalaki. Napakaganda naman palang talaga ng asawa mo. Ngiti lang tinugon niya sa sinabi nito. Nabanggit mo na ba ako sa kanya? Tanong nito kay Nathan sa kamaling bumaling sa kanya. By the way, mukhang napapadalas ang pagkikita natin dahil dito na ulit ako sa Pilipinas for good. And since wala naman akong gana mga kaibigan dito, pwede ba tayo maging close? Sumbong mo sa akin kapag sinasaktan ka ng lalaking to. Biro pa nito sa kanya. Akong bahala sa'yo. Siniko pa nito si Nathan sa kanapangisi. Pilit na pilit ang kanyang ngiti. Hindi siya dapat mainis sa babae dahil mukha namang mabait to, hindi gaya ni Alexa.
pero hindi niya mapigil ang di makaramdam ng inis dito. Siguro dahil nagsiselo siyang talaga? Lalo pa nang di makaligtas sa kanya ang kakaibang ningning ng mga mata ni Nathan habang tinitingnan ng babae. May nararamdaman pa rin kaya ito sa babaeng to? Hanggang sa matapos ang party, palaisipan sa akin kung may nararamdaman pa rin si Nathan kay Jockey. Gusto nga niyang matawa na mainis sa kanyang sarili. Bakit kailangan pa niya yung pag-isipan? Obvious naman kung gano'ng kasaya si Nathan kasama ng babaeng yun. Lasing ka na. Ako na lang ang maghahatid sa'yo. Talagang di ako uminom. Dahil alam kong hindi na maaawat once makatikim ka ng alak. Natatawang sabi ni Nathan. Saka lumingon sa kanya. Magpahatid ka na kay Mang Roy? Utos ito sa kanya. Parang pinunya lang dibdib niya habang nakatingin sa mga to. Ni hindi niya magawang igalaw ang kanyang mga paa. Ano pang tinatayo mo dyan? Iritadong sabi nito sa kanya. Ang isang braso nito nakapulupot sa very tips ni Jackie. Daka lamang siya kumilos. Nang makataliko, dinayaan niyang pumatak ang mga luha sa kanyang mga mata. Mang Roy, ano ho bang alam niyo kay Jackie Valdez? Umiiyak na tanong ni Andrea sa matanda nang makasakay siya sa kotse. Alanganing tiningnan siya ng matanda mula sa rearview mirror. Waring naaawa to sa kanya pero takot namang magsalita. Peace, Mang Roy. Huwag niyo naman akong gawing tangaw. Di naman ako magsusumbong kay Nathan. Gusto ko lang malaman kung sinong babaeng yun sa buhay ng asawa ko. Napahinga ng malalim ang matanda. Si Jackie yung first girlfriend ni Nathan. Yun din ang kaisa-isang babaeng nagpaiyak sa kanya nang makipaghiwalay ito at makipagnobyo sa iba. Kwento nito sa kanya. Sa kanya lang naging seryoso sa Nathan. Mahinang sabi pa nito pagkuhan para nagsisising na sabi pa yun sa kanya. Iha? Putol niya sa sasabihin ng matanda. Wag ko kayo mag-alala, sa atin lang to. Pilit ang iting sabi niya. Pinahid niya ang kanyang mga luha at saka huminga ng malalim. Ayoko rin namang mapagilitan pa kay ni ng asawa ko. Deserve siguro niyang itrato ng ganito dahil sa mga kasalanan na ginawa ng daddy niya sa pamilya nito. Napakagatlabi siya. Hanggang ngayon hindi niya mawaring magagawa yun ng ama niya. Ngunit hindi niya alam kung paano ito kukumpruntahin tungkol doon. Bukod sa kinatatakutan niyang marinig mismo sa bibig ng daddy niya ang katotohanan, ayaw rin niyang malaman ng daddy niya ang nangyayari sa kanila ni Nathan. Ngunit hanggang kailan niya ba may tatago ang lahat ng to? Sa kabilang banda, katatapos ng maligo ni Andrea nang marinig niya, tumutunog ang kanyang cellphone. Pagtingin niya sa screen, isang unknown number ang tumatawag sa kanya. Kunot noong sinagot niya yon. Hello? Alanganin pa ng tono ng boses niya na magsalita. Andrea! Very friendly ang tonong sagot nang nasa kabilang linya. This is Jackie, remember? Nag-meet na tayo kagabi. Jackie, napatawag ka. Sorry kung kinulit ko si Nathan na ibigay ang phone number mo. Wala kasi akong mayayang ng bowling. Samahan mo naman ako, oh. Ayon ang babae sa kanya. Tatanggi sana siya dahil parang ang awkward namang makipagkaibigan sa ex ng asawa niya. Lalo pat ramdam niya, may pagtingin pa dito si Nathan. Ngunit hindi niya to napahindian nang magsumamo to sa kanya at mukha namang sincere to sa pakikipagkaibigan. Thank you. At huwag ka sanang mailang sa akin ha. Past na kami ni Nathan at although inamin niya na may nararamdaman pa rin siya sa akin, alam naman niyang magkakaibigan na lang talaga kami. I never imagined myself being a mistress, Andrea. Pagbibigay assurance pa nito sa kanya. Kaya ako wala kang dapat ipag-alala sa akin. I know. Alam ko namang disente kang babae. Aniya rito at kahit papaano, naibsan ang pag-aalala niya. Good. Paano? Susunduin kita before lunch? Sa labas na tayo mag-lunch. Don't worry, treat kita. Masaya pang sabi nito sa kanya. Nang ibaba niyang telepono, nakangiti siya. Bakit nga bang dumidumi ng isip niya kay Jackie? Mukha naman tong mabait at naniniwala naman siyang hindi nito gugustuhin na maging kabit ng asawa niya. Sa ganda at yaman nito, bakit nga ba ito papatol sa isang may asawa na? Maigi na ring maging close sila para malaman niya ang mga sekreto kung paano niya mapapaibig ang asawa. Besides, kailangan talaga niya ng kaibigan sa mga panahong tulad nito. Kung bakit naman kasi nagkaroon siya ng best friend lalaki pa? Kaya kahit may problema, hindi niya po pwedeng basta na lamang tawagan si Gerald anytime, dahil tiyak mapapagalitan siya ni Nathan. 10:30 ng umaga, nandun na si Jackie at sinusundo siya. Isang simpleng white shirt at kupas na maong na tinerohan niya ng white rubber shoes ang suot niya. Samantala ay ang ganda-ganda naman ni Jackie sa suot itong sleeveless blouse with matching white miniskirt.
Naka-heels din to na kulay pula, kaya iniisip niya kung paano to magiging komportable sa taas ng takong na sapatos nito habang namamasyal sa mall. Sa bagay, mukha namang bihasa na tong maglakad sa mga ganon kataas na heels. Or tiis ganda siguro kagaya ni Alexa na madalang siya makita na magsuot ng flat shoes. Pero sa height na yun ni Jackie, tingin niya magandang maganda pa rin to kahit na nga nakatsinelas lang. Palagay niya mas mataas pa si Jackie sa kanya ng konti. Kung siya 5'7", tansya niya hindi bababa sa 5'9 ang height nito. Napansin niyang nilibot ito ang mga mata sa kabuuan ng bahay sa kanapangiti. Wala palang binago si Nathan sa bahay na to. Alam mo bang ako ang nag-design ng bahay na to? Nakakatawa nga eh. Nagtiwala siya sa akin. First year college pa lang ako noon sa kurso kong architecture. Naiiling na kwento pa nito sa kanya. Dahagya siyang natigilan. Parang biglang kumirot ang puso niya sa sinabi nga ni Jackie. Maya-maya tumingin to sa wristwatch. Let's go? Baka naghihintay ng pinsan ko sa atin. May iba pa tayong kasama? Takang tanong niya. Yes, my cousin, Mac. Kadarating lang niya from Singapore. Doon kasi siya nakabase, kaya gaya ko, konting-konti lang ang circle of friends dito. Kinawit pa rito ang braso sa braso niya. Let's go! Sa lahat ng ayaw nun yung pinaghihintay siya. Lahi sila na magaganda at gwapo. Yun kaagad ang naisip ni Andrea pagkakita sa pinsan ni Jackie na si Mac. Naghihintay na to sa kanila sa loob ng isang mamahaling restaurant nang dumating sila. Clean cut ang buhok nito. Plansyadong-plansyadong suot na polo shirt at pantalong maong. Kulay neon green ang mamahaling rubber shoes nito at ang bango-bangong tingnan. Mistulat ang Greek god at waring inhilma ang features at pangangatawa nito. Obvious sa ayos nito na may pagka-vain ito. Hindi nalalayong kagapuhan nito kay Nathan. Hindi niya matiya kung sinong mas nakakalamang. Siguro paleho lang bagamat magkaiba ng kagapuhan ng dalawa. Si Nathan morenong meron ng kulay, bilugan ang itim na itim ng mga mata, habang ito na may mestisong-mestiso na waring may lahing foreigner. Natulala ka ba sa pinsan ko? Bulong ni Jackie sa kanya nang mapansin ang paghanga niya sa lalaki. Binata pa yan. Crush na crush nga ni Alexa yan eh. Si Nathan at si Mac ang dalawang lalaking pinagpapantasyahan ng malditang yon. Problema, parehong walang may gusto sa kanya. Tumatawa pang sabi nito. Nangiti siya sa sinabi nga ni Jackie. Parang niyang nakikinikinita si Alexa habang nakakuyabit sa mga braso ng matangkad na si Nathan at si Mac. Muntik pa siyang mapahagalpak ng tawa sa kanyang nai-imagine. Mukhang may pinagkukwentuhan kayo, nakakatawa. Nakangising sabi ni Mac nang mapansin ang ngiti sa kanilang mga labi. Nagkatinginan sila ni Jackie tsaka sabay na nagkatawanan. Palagay niya magkakasundo talaga sila ni Jackie. Are they on the same page? Mukhang gaya niya kinainisan din to si Alexa. I just told Andrea kung gano'ng kalaki ang crush ayon ni Alexa. Bulalas ni Jackie dito tsaka hinilang upuan para maupo. Napailing si Mac. That woman? Naiiling na sabi nito. Hindi ko alam kung paano napagtitiisan ni Nathan ang napakakulit na babaeng yun. Hindi lang kulit, masyado pang assuming. Halata ang ines sa boses sa jacket sa katumingan sa kanya. Isa siya palagi namin pinag-aawayan ni Nathan noon. Paano ba naman? Gusto palagi nakabuntot sa mga dates namin as if asawa niya sa Nathan kumakaasta? Kwento pa nito sa kanya. Mabuti hindi ka nun ginugulo, si Mac. Napalunok siya. Natutuksong magkwento sa mga ito pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Naisip niya, hindi maganda nagsasalita na masama tungkol sa ibang tao, lalo pat wala to sa harapan nila para ipagtanggol ang sarili. Hahayaan lang niya ang ama nitong magkwento ng karanasan ng mga to kay Alexa. Besides, mukhang kahit wala naman siyang sabihin, alam na ng mga to ang pag-uugali ng kanakapatid ni Nathan. Nako, kapag pinagmalditahan ka ng babaeng yon, sumbong mo lang sa akin akong bahala sa kanya. Takot lang nun kapag sinumbong ko siya kay Nathan, sabi ni Jackie na bahagya pang natawa. Kung sa kanya rin lang naman, ako pa rin ang papakinggan at papanigan ni Nathan kahit anong mangyari. May pait sa mga labing na pangiti siya. Alam niya, wala tong mali siya sa sinabi nito and yet nasaktan siya. Oo naman, lalo pat ito lang daw ang kaya sa isang babae na inaiyakan ni Nathan. Siguro kahit ingudgud pa nito si Alexa sa sahig, hindi ito papagalitan ni Nathan. Hindi nga ba't all eyes ang mga mata dito ng kanyang asawa noong isang gabi? Parang pinipigana naman ang puso niya ng malala ang klase na tensyong binibigay dito ni Nathan ng gabing iyon. Hindi na niya kailangan marinig pa sa bibig ni Nathan kung gaano to kaimportante sa buhay nito.
Kitang-kita naman yon sa mga mata ng lalaki habang tinitingnan nito si Jackie. Ang sakit. Lalo pat naiisip niya, pinakasalan lamang naman siya ni Nathan para mapaghigantihan ang daddy niya. Nilingon niya si Jackie. Ano nga ba naman ang laban niya sa babaeng ito?